lalo po sa mga isa. Ingat sa ito, yung mga kanina po sa lingkod. Mayroon yung mga space po dito sa harap at pwede po natin i-build in. Para yung mga parte po ay hindi na po makakuha ng attention. Okay po? So, sige po, mga pwede po tayo. Lalo po lahat po kayo sa bagay ito. Amen! Praise the Lord! Isa po pang papalan ng mga isa po ay natin ito. Amen po ba? Pwede po ba natin sabihin sa atin natin ang I am blessed. Dahil nakikita na ngayon po natin ito. Kasi po, ito tayo po natin. Thank you.
Sabi doon, away for us in triumph.
siya ay nagtagumpay sa kamatayan at sahil sa kahit anumang klase ng sakit sa mundo ito. Lahat po ng sakit ay ilagay sa kanya, ibinigay lahat ng kasalanan ay ibinigay sa aking Panginoong Jesus. And on the cross of the Calvary, binuntit na po, binuhat niya lahat ng kasalanan. Kasama po dito ang ating mga buhay ngayon. Church! Kung ngayon pa lang sa awitan pa lamang po natin, hindi natin may pakita na we are victorious Christian. Alam niyo po, sa mga araw-araw po lang ang buhay natin, parang walang nangyari. Meron po ba nakaranas na gano'n? Sunday, Lunes, hanggang Saturday, pagbalik ng Sunday, parang wala naman nangyari. It's the same. But church, the life with Christ, nakaiba po ang nangyayari. Ibang-iba po ang nangyayari kapag ang Panginoong Jesus ay kasama mo sa lambay. Sa lambay ng iyong buhay. Sino po dito ang nagpapasalamat na kasama niya si Jesus sa araw-araw na lambay ng iyong buhay? Thank you.
pagkakas dito. Pwede po magbigay ng iyong mga mata at hayaan mo bumawin ang iyong mga puso. Ang puso ko.
Pwede mo ba lang naitaasan natin mga kapalso para dito? In John chapter 15 verse 5, sabi mo doon, if you abide in me, and I abide in you, kung tayo daw po ay mananatili sa ating Panginoon at ang Panginoon ay mananatili sa akin, tayo daw po ay magiging mabuhay. Come on, church. National Bible
tayo Sunday. So ang lahat po ngayon ay nagdiriwa, kanina po, magamat po yung quite late na, ay nagkaroon tayo ng drugs distribution doon po sa labas. At mamaya, may parin po tayo momento sa Kapi Avenue, sapagat ito po yung pagkakataon na kung saan ay biniyayaan tayo ng ating lipunan, nagkaroon ng deklarasyon na ngayong araw na ito ay linggo at linggo para sa banal na salita, pagpupugay at pagkilala sa kapangyarihan ng banal na salita ng ating Panginoon. Hindi ba napakaganda ng ganong pagtanaw at pagkilala? Maraming mong bansa ay hindi binibigyan ng layak na para ang salita ng Diyos ay maipahayag at mabigyan ng halaga. Pero salamat sa bansa po natin dahil nagkaroon ng batas na ang buwan ng January is a Bible month at ang last Sunday of the month ay National Bible Sunday. So, kaya po tayo, ang ginawa naman po natin sa kaya natin magagawa ay nagpamigay po tayo kanina ng mga ilang drugs po dyan sa labas. Mamaya po nga po, babawi tayo at doon po sa may bandang Kapi Avenue. At ang layunin, gusto natin ay pangaral at pakipakita sa kanila ang totoong pagmamahal ng Panginoon na nagbabago ng buhay ng tao. So ngayon, dalawang linggo lumipas, tayo po ay last two Sundays ay ang gaganda ng katuluhan na ating pong pinag-aaralan. 2 weeks ago, I talk about Christian responsibility, accountability. Nakita natin, hindi sa mga nagpataya, hindi na pala po pwede sarili na natin ang iniisip natin. Una din sa lahat, mahihindihan malaman natin kung ano ang layunin nito sa buhay natin. Nakita natin kung ano ang pinakamataas na accountability ng tao sa kanyang buhay. At kung last Sunday, sinusulat ko yung pinag-travel robot, yung Christian Foundation, tayo po, kailangan, kaya ako tayo nagkaroon ng ating Sunday worship services, ng mga trainings, mga pag-aaral sa salita ng Diyos, primarily, para po tayo ay makikinig sa pinakamatibay na pundasyon ng aming pagkakilala at pananampalataya sa Panginoon. Dahil darating ang huling mga araw at ngayon na nga ngayon, mapalapit na mapalapit, mas the soonest lang daw po, mas dumalapit na ata ang huling malapit ng Panginoon. Kaya naman, ang iba't ibang puri ng pag-aaral na salita ng Diyos, ibang puri ng interpretasyon. Kahapon nga, sabi ng Pastor Derek, may bagong pa yung church, malapit sa Pamplona. The Church of God, diba? Church of God. The Mother of God, tama ba? Agad the Mother. Kung ba, nagkaroon po rin ng gender, nakalimutan nila, kaya ano naman yun ay personification na yung sinabi naman ng Diyos Ama. Two distinctives, the hierarchy position, but our God is a spirit. No? Kaya po yun, isa na kukuha na lang ng context. Kaya po tayo, pinipilit natin ang buong leadership ng GIA ay pinagsusubikapang pag-aralan upang ang lahat tayo walang accepted ay maibigay ang pinakamatinag na pundasyon ng ating pananampalataya. Di mo ba? Although minsan ang gusto natin po sa Science 1, wala naman ang masama, gusto ko rin po yun. Pero minsan iisipin natin, kahit puro Science and Wonders ang pag-aaralan na natin, kung hindi natin ibibigay ang tamang pundasyon ng ating pananampalataya because of our ignorance from some important things in the Bible na nagtatanim sa atin sa tamang pundasyon, may posibilidad na tayo po ay marilang. Kaya po, ngayong umaga ito, after two Sundays, we have been enlightened from all these messages, mga katuluhan, na nagliling sa atin for another task and responsibility bilang mga tao tinawag, pinili ng Diyos. Because we are all called to be a fruitful. This morning, our topic for today is called to be fruitful. Tinawag, pinili ng Diyos upang mamunga. Sino po rito ang gusto ng bunga? Bungang araw o bunga ng banal na spirit?
Espiritu. Di po ba? Gusto natin mamunga. Kayo ba nagtanim kayo ng puno? Pag nakita niyo yung puno ninyo, hindi nabubunga. Anong saysay? Di umaga, pumunta po ako doon sa may lanay namin. Meron pa kang bahay namin ng puno ng mangga. E siyempre, pag lumabas yun sa kanilang pumunta ang lahat ng bunga, paparan na kami kasi ang lahat ng bunga ng puno sa kami naka paso. O sabi ko doon sa aming kasang bahay, o ate na yan. Sabi sa batas, pag lumabas ang teritoryo ng tanim, may pang-ate na yan, pag-aari natin. Kaya misa, akabukin mo lang, may mangga na kami. So, gustong-gusto mo yun. Ayaw mo na may puno, pero walang bunga kasi kalat lang yun. Pag nagkagagas, puro kalat. Pero tayo po, ang gusto natin, pag tayo ay gusto natin, pag may puno, gusto natin ang bunga. Tama po? At yun po ang pag-aaralan natin ay lumumaga po ito. Binigyan tayo ng banal na Espiritu na tayong lahat ay magkaroon ng bunga sa biyaya ng banal na Espiritu. Upang sa ganun, magkaroon tayo ng willingness and yieldness para ng bunga. When we have that willingness and yieldness, we could be able to bear fruit. But by disobedience and stubbornness, we can prevent it. Kapag tayo mo ay natuto, naglayo, nagnasa, we're possibly desperate na lumago, na mamunga, pinagsama na ng palagad Kristiyano, makakamtaan na natin yan. Pero kung tayo po ay sumusuway, disobedient, stubborn, eh wag po natin asahan ang sama na ng palataya, eh lalago sa kanyang Kristiyano kung hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Tama po ba? Ganun na naman kasimple ang kung ayaw natin ipagok sa pananampalataya, simple na, huwag natin sabihin ang Biblia, maging matigas ang puso natin. Pero ang lahat ng naglalayong sumunod, gumawa at gumapag sa pinapagawa ng ating Panginoon, ay nakikita natin ang totoong bunga, nagitik na hitik. Kaya po, in our text, John chapter 15, verse 1 to 17, although I'm not going to read these full verses, siguro basahin ko nilang sa John chapter 15 verse 5 hanggang verse 8. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Napakagandang talata na sinasabi ang katotohanan ng lahat ang matili sa ating Panginoon bilang puno. Ang lahat na naglalayong sumunod at manatili sa ating Diyos ay magkakaroon ng bunga. Pero ang mga tao ang ayaw, eh katulad po ng branches at mag-mag na tigulubitin na at pagkakaroon yung tatagpasin na at dadalhin sa apoy sisigan. Pero alam niyo po, sa ating pagsunod at sa ating paglalayo, hindi ang paglayo eh, kasama ang paggawa, na sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos, ang sabi ng Biblia, but this, my Father is glorified. Kung tayo mo ay ginagawa natin at sumusunod sa pinagagawa ng Panginoon, unang-una pa na nabibigyan ng karangalan at natutuwa, walang iba kundi ang ating Diyos. At kapag ang Diyos ay natuwa, nalugod sa ginagawa natin, ito po ay nagkakaroon ng bunga that you bear much fruit.
niya yung nadisipulo ni sina ni Jesus. Iba't ibang galing yun, di ba? Disipulo na sina ni Jesus. Pero, ang tanong, may bunga ba? We will know that we are truly the disciples of Christ by our fruits. Kahit alam mo natin ang buong talata sa Biblia, Genesis to Revelation, kahit alam natin mag-interpret ng Bible, kung ang lahat ng ating pinag-aaralan ay hindi mo nagkakaroon ng kaganapan sa buhay natin, there's a nonsense. Right? Maraming graduate ng theology, mga theologian students, pero makikita mo ang totoong anak na sa disipulo ng Panginoon, hindi ba sa dami ng kaalaman? Kung hindi, ano ang resulta ng iyong buhay? Ano ang manifestation sa buhay natin lahat? That's why fruitfulness, ang goal mo ng fruitfulness, fruitfulness is the goal of discipleship. Kaya po tayo, we are all disciples, right? And what we are doing is continuous discipleship. Yung patuloy na nag-aaral, hindi lang naman ang discipleship ay isang lecture. Sabi nga ako, ay brother, bukod kahapon, ay ang dalawa natin ang tinatutunan. Sabi ko ay ayunuli na. Sabi ko sa kanya, ang dami-dami natin ang tinatutunan ng sa bawat bagay na naglalakbay tayo sa buhay. Ang dami pa natin, hindi alam. Kung maaaring alam natin, hindi natin nagagawa. Natutuo tayo. Because discipleship is continuous. It's a process. Lahat po tayo under ng ministry of discipleship. Kaya nga, every Sunday nandito tayo. Dahil gusto natin makita ang landas na kalooban ng Panginoon upang sa ganun magkaroon tayo at mamunan po tayo. That's the goal of discipleship. Na tayo magkaroon ng bunga. Na magkaroon ng totoong anak. Ang tanong layunin natin ay sumunod sa Diyos at mag-alagay ng Panginoon. Di mo ba? Why we are here every Sunday? Umabago tayo na mag-aga para lamang sumamba sa Panginoon. Dahil gusto natin siya makilala, tama ko? Gusto natin nakaharap ang mga sinasabi ng Biblia. Gusto natin lumalim sa antas ng ating pananampalataya. At iyan po ay bunga. It is the outcome of growth in personal holiness and gift to be effective in the kingdom of God. Hindi lang po tayo magkaroon ng kaalaman. More than anything else, magkaroon ng tunay na divine transformation, ganap na pagbabago sa buhay natin lahat. Hanggang sa maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Mamuhay ng may kabanalan at maging mabisa sa paggawa sa kaharian ng ating Panginoon. The result of discipleship is a divine transformation ng ating buhay. Hindi naman natin pwede sabihin mo na gaya, kung tuloy na natin, born from the word, born again, bago kilala, dapat nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay araw-araw. Di mo ba? So dapat meron divine transformation. It is continually being productive, healthy, and motivated in one's walk with God. Habang tayo naging mabunga, nagpapatuloy, at nakapag-aambag, nagiging productive yung buhay natin, nagiging healthy ang ating buhay, mananampalataya, at motivated tayo sa paglakad natin at pagsunod natin sa ating Panginoon. That's the goal. That's why. Kaya tayo kinakailangan ng bunga. Pero alam niyo mo, stagnation brings frustration. Alam niyo mo, may mga stagnant. Yung mga hindi kumikilos, hindi gumagalaw. Pasa na yung tubig. Di ba? Pag ang tubig hindi gumagalaw, ano ginagawa? Ito yung hindi pinagmumugara na ang alamog. Di ba? Yung mga sakit na dengue, pag kaya nagyos, saan nagaling sakit na dengue? Dahil sa mga tubig na hindi gumagalaw, na pinag-iimbakan ng mga lamok. So, ibig sabihin, yung mga taong hindi gumikilos, hindi gumagawa, walang nangyayari sa buhay, which leads back into a lack of fruitfulness. Ang isang taong gumagalaw, ang laki mo ng possibility na
hindi maging physically fit ang ako. Binuba ako ng minsan eh, kapag walang exercise, minsan kapag hindi lagi na upo, dahil nagtatrabaho, upugan ako po, minsan pakiramdam natin parang hihina ang katawan natin, ang galing natin kapagod. Pero subukan natin mag-ehersisyo para mo maghapon ang karas-taras luma. Kasi nagagalap ang lahat ng bahagi ng ating katawan. Alam niyo, sa paglago bilang isang mananampalataya, upang tayo'y mamunga, huwag po tayo umasa na may mga maganda ang magbunga, bagong ang mangyayari sa buhay natin kung hindi mo tayo pagkilos at gagawin. Hindi mo sapat na tayo pinananampalataya. Year 2020 is the year of great harvest for Golden Acres. That is our declaration. Pero it is not enough that we keep on declaring and declaring without doing something to make it happen. Right? Kaya nasabi ng Bible, a faith without work is dead. Walang saysay ang pananampalataya natin kung hindi tayo pag-ibos. May deklarasyon na nga tayo eh. May sinabi na nga ako sa amin ng Panginoon, this year, we're the Golden Acres Church building to expansion. Pero kung walang bawat isa na mag-contribute to expand the church, the ministry, it's a nonsense. Nakuha yung pwede ko sabihin. Same thing sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Huwag po tayong mag-expect na tayo lalago. Pastor, paano ba lumago? Paano mag-grow ang spiritual na buhay natin? Pero pag sinabi ko po sa inyo, may mga trainings tayo, hindi mo kayo mati. May mga panabahan tayo, hindi kayo mati. Gusto ko rin po matuto mag-pray sana. Pero may mga prayer meeting, ayaw pa nila prayer meeting, kahit na prayer meeting, lahat ay binibigyan ng chance sa mga panganan. Naunawaan po natin, in as much as we want every one of us, lahat tayo sana marunong mag-pray, lahat tayo marunong mag-share ng gospel, possible naman, kasi nasa discernment natin yan eh. Nasa pagganasa natin, paglalayo natin matuto at lumago at mamunga. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 30, nakahanda na po ang yung acts at may acts. Palakol, para yung mga tao, yung mga puno, yung mga sangang hindi nagbubunga, na nagbubunga ay puputuli na lang. Sa ating lahat, bilang mga mananampalataya, it is our desire that we all, that we, lahat tayo ay magkaroon ng bunga. Pero alam niyo po, in fruitfulness, marami talagang ganda para makakalala. Tinanong nga pa ni Brother Bob ang last Sunday, sino dito 10 years na born again? 10 years up, born again. Paano ko ba yan? Pag sinabi 10 years, pataas na yun. Hanggang 20 years na yun. O 20 years! So mga 10 years pababago kayo. Okay. Ako po 30 years na. 1989. So, running for 31 years. Pero, marami pa rin kailangan matutunan. At marami pa rin kailangan magulit sa buhay. Di ba? Marami pa rin dapat, kakabi nga naman sa Pilipin, marami pa rin tayo bigas na kamainin hanggang sa tayo po ay maging kawangis na aming kapangyay. But you know, this is reality. There are some enemies for us to be fruitful. May mga kaaway tayo may para tayo ay mamunga. May mga hadlangin. Una, the enemies of fruitfulness. At ito, enemies po ito, ito yung nakaka-apekto sa buhay natin. Every time na kapag ito po ay kakatao sa pintuan ng ating puso, ng ating isipan, napipilitan tayo na napipigilan tayo na magpatuloy sa daang tinatahak natin sa ating pananampalataya. Pero ngayong umaga ito, yung unang-unang kalaban ng fruitfulness is fear. This is the worst enemy which presents itself in a multitude of disguises. Totoo po. You know, the half-brother na fear is insecurity. Alam mo yung insecurity? Yung mga parang
ay insecure ka kasi wala ka nun. Tinitinan mo sarili mo sana, so ganun kasi. You feel insecure. Maliit ang piling mo sa sarili mo kasi meron kang binabasihan mo kung paano. At minsan, kapag ka ako ay asahin ka, ah, hindi ko ako ganun kasi pasisigla ni brother na ako mag-sumit eh. Ayaw ko muna mo mag-sumit. Hindi ko ako kasi husay ni ganito magturo. Ayaw ko muna magturo. Minsan, kasi meron tayong binabasihan, natatakot mo tayo. At kapag in-entertain natin ang takot na yan, eh hindi naman tayo mamunga. Unless we try. Di ba kahapon yung dito sa akin, si Pastor Abimeo, ha, unless sinimula natin, unless ginawa natin, unless pumakbang tayo na isang step para gawin natin yung ipinapagawa sa atin. Pero hanggang hindi natin ginagawa yun, hindi mo tayo matututo. Kahit ang ganito, nung una mo na pinagturo ako sa Marulas, 19 anos at ang 20 anos, first ko, kabalik ang bubukas, bubuka ko ni Pastor Domain, Congressman Domain, pa nagtuturo. So, siyempre, takot-takot ka, sabi niya, ikaw nga magtuturo, naku, lahat na yata ng fasting, ginawa ko, kinakabahan ako eh. Kasi first time magtuturo ng congregation, eh, bata-bata pa ko ako nun. Pero, pag ang takot, hindi natin sinubukan yung bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi tayo makamaralagpasan ng takot na yan. Ito po yung nagnanakaw ng effectiveness. Pansin niyo, ito po, pag meron kayong inu-convict na kayo, share ng gospel yung katabi niyo, share ng gospel yung kapitbahay niyo, pero pag dinaga tayo mo ng takot, huwag na lang po, nalihiya po. Hello? Nawawala ang effective ng soul winning because of fear. Are you with me? Kaya kung tumatagal marami Kristiyan, marami pang tao minanamdala na nakakalala sa Panginoon. Because yung takot natin na ipangarap si Jesus. Sa ka-office mate natin, may problema. Eh, disimulan mo yung pagkakataon na yun, may problema siya. Kausulan mo, ayon sa Biblia, ipag-pray mo. Pwede ba kita mapag-pray? Ito na yun, pwede ko makatulong sa'yo. Tapos, pahaginan mo ng gospel. Kaya lang, minsan, tatanungin pa natin ni Lord, will ko ba ito na share mo ng gospel? Baka hindi na po yan, ano, baka sabihan pa ni Lord, no, hindi yan tanong, hindi na yan tanong. Give na po yan. Minsan, nagtatanong pa tayo, hindi mo ba, Lord? Sinishare ako ng gospel ko o hindi? Eh baka magulat na tayo pag bumaba sa Lord. Di mo ba magulat pa tayo? So tayo mo mga kapatid, nawawala ang effectivity ng soul winning kapag tayo po kinatakot ng share ng gospel. And even the lack of peace, and, especially yung meron ang nakaka lukubin po yung ating comparison with others. No? Nakakapagka tayo mo ay itinumpara na natin ang ating kakayanan ng ating sarili sa ibang tao, talagang kung minsan eh, matatakot tayo. Noong nakaraang August, nagtulog po ako sa anniversary ng JIL Ubel, 9th anniversary po nila. Eh, ang sinundang po noon ay si Kuya Joey, si Pastor Joey. Siyempre ako po, hindi naman talaga tayo mga nakakaramdam din tayo na takot. Hanggang sa pagtayo ko ng stage, nininervous pa rin po ako. Normal yan tayo, medyo ba? Kasi isipin mo, pero sa bagay na pinahalala sa atin ng Panginoon, una-una, hindi naman tayo mag-isip. Para tayo ay matakot. Di ba? Basta alam na natin, tinawag tayo ng Panginoon, may pinapagawa ko sa buhay natin lahat, pinili tayo ng Panginoon, gawin na natin kung ano yung pinakamagaling pa pwede natin gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Di ba? Pamisan-misan, maganda rin may natatakot dahil talagang sunod-sunod kang fasting, sunod-sunod kang prayer, nag-aabuhan ko mag-hap, mag-pray, hanggang sa madaling araw, pag gano'n, pag every time na nagigising ka, iniisip
nananakala tayo sa ating pagpapakamot. Di po ba? Kaya po sa ating lahat, minsan, kailangan din po yung second po rin ang Spencer Tentwell, kung kasi bakit yung mga fear na ipaparat ng Apostol Pablo, tingin po ha, hindi namin po binibilang o ipinukumpara ang anong sarili sa mga iba na mataas ang tingin sa sarili. Mga hangal sila dahil sinusukap nila at ipinukumpara ang kanilang sarili. Alam niyo mo, hindi natin pupunin ito. Hindi natin pupularan ito. Because yung ibang tao, they're trying to compare themselves with others, they're trying to think of it. Kailangan iwasan natin ito at hindi natin ito maging kultura. Dahil, totoo naman, kapag ikinumpara ko ang sarili ko sa ibang tao, lalo-lalo na, kinikilala mo yung hinahangaan mo yun, you will get insecure. Sana mo ma, ang positibong side na ano, the other side of the coin, ma-inspire ka. Kasi gusto mo, by that time, gusto mo maging katulad siya. Okay yun. Kung gano'n ang motivation, ay, ang galing ni Pastor, na magturo. Pag-uusayan mo rin. Diba? Gusto mo maging katulad niya. E di mag-uusay tayo, mag-aral, mag-practice mo tayo. Huwag masama. Kung ang motivation po nun ay magdudulog sa atin ng mabuting bagay. Amen. So fear. Yun yung magandang side eh. Kapag na-challenge tayo, na-inspire tayo. Very anointed si sister mag-song lead. Gusto mo, panag-song lead ako, ganun din. Tanungin ninyo ang sekreto ng mga song leader, bakit effective sila mag-song lead. Perhaps hindi na naman yung agad talent. May spiritual na aspeto rin ang buhay. Di mo ba? Maraming naman naman natin ang anointed worship leader pag narinig ko. It connects to our spirit. Why? Baka naman yung song leader, worship leader na yun, ay bago mag-song leader ito, babad na babad sa paralalangin, babad na babad sa salita ng ating Panginoon. Kaya naging reflective at nakaka-edify siya kapag siya ay nag-song leader. Ganun lang po yun. Bakit ang mga ushers, pag pinakamayan tayo, ang sesaya natin, ang pakiramdam natin, importante, importante, at mahalaga, mahalaga tayo. Eh, mga ushers, kung marahin, bago ang tapulit, bago kumamayan, at i-pray ni Lord, i-anayin mo yung kamay ko sa bawat tama, bawat mo, mag-i-bless mo. Dahil tayo, gano'n. Di po ba? Para mas maganda. And in John 4 verse 18, there is no fear in love. Sa tamang magmamahal, walang damang takot. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. Eh, yung mga tamang takot naman, because of the punishment, dahil may bagay na hindi din ako mabuti. Kaya ako, the man of fear is not made perfect in love. Pero tayo, sa abot ng ating pinipilit na mahalin at paglingkuran ng ating itong Panginoon, mawawala yan, mawawala ang mga fear na yan, kasi ang design natin, gusto natin ibigay ang buhay natin para sa Diyos. Pangalawa, na kaaway ng fruitfulness para tayo maging mamunga, ay ang tinatawag na pride. Yung hindi ho yung sabon ha. Pride. The pride in the spiritual eyesight. Ito ho eh. Pinagdidilingin ko yung ating mga spiritual eyesight. At pinagdidigan ang ating puso. It hardens the heart. It leads to a loss of spiritual sensitivity. So that not only do we become close to God, but also blind to the needs of other people. Alam niyo mo, ang pride, talagang pag tayo ay dumating sa buhay natin ang pride, yung pagmamataas, kahambugan, arrogance, pagmamalaki, pag dumating po yan sa buhay po natin, eh, magdidilim na ko yung ating paningin sa mga spiritual na bagay. Patitigas na po niya ng ating puso. Ang alam na natin, tayo magaling, tayo buda, and etc. Kaya kung nawawala ang sensitivity natin ng spiritual things, nakakalimutan natin na meron pala pangangailangan ang ibang tao. Nawawala ang closeness natin sa Panginoon. Dahil pag nawala na tayo ng spiritual sensitivity, nawawala na po yung ating closeness sa Diyos. At kapag nawala na ang ating closeness sa Panginoon, wala na po tayong Panginoon sa ibang tao. Eh kung sa Diyos nga, malayo tayo eh, sa ibang tao pa kaya.
This is the center principle of our lives and our service. Magkaroon ng brokenness ang ating puso, ang ating buhay. It may be in our daily living, sa araw-araw natin buhay, kinakailangan ang buhay po natin ay basag. Kinakailangan ang buhay po natin ay kaya natin ipaayos sa ating pong Panginoon. Dahil alam mo ang paawin, Satan can easily find an opportunity within a successful life and ministry to gratify the flesh. Alam niyo ako sa ministeryo, kaya ako ang pangalami, bago ba, mainan na mainan. Ako madalas binibigyan ng pangalami natin, Pastor Jerry, siyempre dahil siya nangyayari sa ministry. Pero lagi ko sinasabi sa pangalami, Pastor, sabi niya, talagang panapanahon na yun. Talagang panapanahon na yun. Sabi ko, Pastor, nagkataon na siguro. Panahon ko. Pero hindi natin pwede ang kanini. Dahil maraming nagtanim bago tayo dito. Maraming pinasangkapan ng Diyos bago tayo pagkakarating. Hindi ba? At hindi na among us here can play. Kung meron mga bagay na nangyayari sa Golden Acres, talagang sa biyaya ng Panginoon dahil pinagkakaisa mo ang lahat ng pangalitan ng Golden Acres. Amen? No one can play the glory. Wala rin magaling po dito. Ang alam lang natin, biniyayaan tayo ng Diyos. Lahat tayo, binuksan ang puso natin ng Panginoon, pinalambot ang puso natin, nagkaroon tayo ng passion para sa ministry. Kaya naman, ang lahat na pwede natin maitulong, maitambag sa kapakanan ng ministry ng Panginoon, ginagawa natin. Amen. So tayo ng lahat, and let me be a reminder to everyone, we can be as spiritually gifted as it is possible to be. Yes, that's very true. Pero tayo maging spiritually gifted, ang galing natin magturo, ang galing mag-strongly, ang galing magsayaw, ang galing lahat, etc. But all the good of it and the potential of fruitfulness is destroyed by having a wrong spirit and attitude. Kaya dapat tayo natin itinatang ang puso natin, we always guide our. Yan po ang dami natin ilalagay sa isipan po natin at sa ating mga puso. We can be spiritually gifted. Yes, it's possible. Ang galing po natin, ang galing natin magturo, magsayaw, pumunta, etc. Lahat ang ministry, magaling, mabuti, maganda. Pero, ang lahat po ito ay nasusukat pa rin sa bunga. At kapag wala mo itong bunga, napakalaking bagay, napakalaking buwang para ito ay mawasa kung mali ang espiritu at ang attitude. Amen. Wala mong sa-isay ng mga pareho natin. Don't get me wrong. Pero these are all, these are just a mercy and grace of God. Kung may tayo panibinayaan ng Diyos na magkaroon ng gift sa pagpapaawit, sa pagsayaw, sa pagtuturo, o kung saan ang mga bagay, lahat po ito ay grasya at biyaya ng Panginoon at walang karapatan magmayabang at ipagparaki. Yung ba? Kasi pag dumating na po ang ganyan spirit of attitude, eh kaya naman talaga nag-anointed, eh kasi naman ang galing ko pag-anito. Kasi ang laki ng contribution ko. Kasi ganito. Hindi mo. Hindi mo ba? Pero salamat sa Panginoon dahil wala po yan. Because God only deals with pride in one way. He opposes it. Ang sabi ng Bible, First Peter chapter 5 verse 5, God is against the proud, but He is kind to the humble. He resists the proud. He opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya nga nito, dahil kung kami sa kanilang mga kahapon, kami niya
akin, sabi niya, Marga, hindi lamang madalas nababanggit, no? Madalas sabi mo, huwag daw tayo, kailangan lagi tayo nakatapak sa lupa. Ano man ang ating mga sabihin na natin na nakarating man tayo sa gabapag ito ng bahay. Gusto sabi ng brother na ito, dapat lagi nakatapak sa lupa. Pero dinagdagan ko yun, kung ano na tayo mapak, mas maganda na ang lupa. Amen. Mas maganda na ang lupa. At dadagdagan ko po, hindi lang tayo nakalunod ang tuhod natin, isama na natin yung ating puso natin sa Panginoon. Amen. Wala naman tayong pagpapalaki. Ano ang pagpapalaki natin? Ang sabi ng Biblia, maraming masahan tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo narito, sobrang biyaya, grasya at pamahala ng Panginoon para sa atin. Another thing is inconsistency. Yan yung maaway ng fruitfulness. Totoo ba? Paano magkakabunga? Eh kung hindi naman consistent. Kaya ako, di ba maraming kultura ang Pilipinas? Mga Pilipino, di ba yun? Yung manyana hali. Bukas na yan. Manyana yan. Minsan umumpisahan. Minsan pa, yung pagkisimula ngayon, tapos, ha? Lingas po po ang tama. Di ba? Yan po ang malaking sakit ng maraming mga mananang talagayan. Sama na po ako po, nakatali na ang parehas. Sinimulan na yun, hindi nakatapusin. Una, mainit na mainit. Tapos pag wala na inip, wala na rin. Hanggang din na lang. Ang kanina pala yung tukundo ang kanina rin po ko, sabi ko sa kanya, talagang sa buhay natin na nagalikod sa Panginoon, may mga pag-aatang talaga, minsan, manghihina ka, manghihawaan ka. Di ko ba? Sabi ko, pero what motivates us to continue? Ako iniisip ko rin eh. Ako na ako, pastor, minsan tumakating ang pagkata ko. Minsan pakihinaan ko rin eh. Minsan, palalataan ko rin eh. Kaya nga pag may mga pinky ang mga pastors, I simply present ako. Pero sabi ko, paano? Di ba paano pa rin yung miyembro natin, ibang worker natin? Kung ang pastor pinag-tumataan sa mga estado, paano ang mga workers, paano ang mga members? And they vulnerable din sa ganung bagay. Tama ko? Kaya sabi ko sa kanya, kaya importante ngayon na tayo magpapakalalahanan, walang manghihinawa at kaya natin. Hindi tayo superman, pero marami ka paraanan sa Lord. Di ba? Sabi ko, kailangan ng mga workers and leaders natin lagi nasa peak. Hanggang maaari, pilitin natin kasi kapag medyo wala nang kumakalabit, wala nang papaalala, relax na rin. Eh hindi mo natin mararating ang expansion ngayon pa ng 2020 kapag lahat mo tayo ay nakarelax. Di ba? So lahat mo tayo inconsistent. Nagsimula kung hindi kinapos. Sana sa faith natin, huwag po ganun. Nagsimula ng tama, nagtapos ng mali. Pero tayo, nagsimula po tayo, kung mali man, kung may mga pagkukulang man, pero tatapusin po natin ito ng tama para sa kalawalagyan ng mali. Amen? Palapakan natin ito. And this is reality. Ako po totoo to. Hindi mo po pwede ang mga tao lagi natin sinasabi, huwag niyo kong itignan sa inyong pananampalataya kung hindi kayo lang sa Diyos. Totoo po yun. Kapag ako tinignan niyo, tinitigan pa ninyo, may possibility. Ang depende ninyo ng pananampalataya nasa akin, eh wala ko. Magbabagsak ko yung pananampalataya ninyo. However, for all of us, syempre, hindi naman tayo extreme. Natural, minsan, pinitin ang palagal natin ng leader. Gusto ko, pag nandawa ko, gusto ko matulad ng brother natin. This is the test. We are ready. Di ba? Pangalagin ng leader, and et cetera. Pero dahil yung followers tayo na nakatingin sa atin, dahil na mga
kaibigan natin. Minsan, nakadepende rin po yan sa atin. Di ba? Eh kung hindi tayo maging consistent, inconsistent din sila. Ibig sabihin, kahit ako po, pinipilit ko, sabi ni Pastor Jerry po Friday, Pastor, nasan ka? Papatungo na po ako sa church, may linis mo kami, nakatago na, mas after service. Grabe na lang ang Pastor na lang. Eh sabi ko, Pastor, pag wala po ako doon, ako po ang nanawagan maglinis, tapos wala po ako doon. Wala na ako kung makiharap sa kanya. Nanawagan tapos, wala na ako ako. Kaya sa Pastor, nakatago na kayo. Sige, pumunta kayo naman dyan. Kaya nandito siya magmula alas 2 hanggang alas 3 ata. Diba ba? Minsan, may mga taong nakadepende sa atin, whether you like it or not. May mga dahil po big members po tayo, minsan, siyempre, tinitingnan din tayo, ay galing brado na maging sure at pagdating po. Kaya po, dapat tayong lahat ay maging consistent. Di po ba? Hindi tayo hanggang maaari, huwag tayo mag-waver sa mga bagay na ipinapagawa po sa atin. Pangalawa, hindi lamang po enemies ang meron, marami rin challenges. Sa paglago, pinag sa ng palataya, ang dami challenges. Sino ang nasabi nito? Yes, marami. Ang dami, hindi nga humabilang eh. Sa karanasan po po, for 30 years, ang daming hamon. Pero nalaman po ito. Anong ibig sabihin? Ano dapat natin gawin? Kung may mga challenges, wala. May mga difficulties. What will be our response? Give me our challenges. Give me our difficulties sa buhay. Give me our problema sa buhay. But what will be our response? How to handle the negative and respond it to positive? How are we going to respond in negative? How are we going to handle negative situation to respond in a positive? Minsan, pinapakansyon po sa akin. Sabi niya, Pastor, ayaw na ako. December 29. Susubo na po. Parang, wala pa akong pag-asa. Ayaw na ako. Ano na po, pag-uha po ako sa problema. Sabi ko na lang. Eh sabi ko, ma, ako ko yan. Harap lang ko yung panindiga. Eh siyempre, dahil negative ko yun, hindi ka na mabit sa game. Oo nga, ang hirap na sitwasyon mo. Hindi ka naman pwede mag-respond ako. Oo nga, ang hirap naman na sitwasyon mo. Hayaan mo na lang yan. Wala tayong magagawa, ito sa ngayon eh. Hindi tayo pwede mag-respond na gano'n. Kailangan mag-respond tayo na positibo. Ito ba? Oo nga po, eh sabi ko, ganun po talaga ang buhay, ang isang-isang may mga pagsubo. Pero hindi po panghabang buhayan para sa mga talaga namin. Ang mahalaga, sundin na natin, ang magagawa ng Diyos, etc. In life, how are we going to handle our negative situation? Para harapin natin ito in positive. Hindi ba? Yun ang mahalaga eh, sa buhay natin. Kaya, we need to handle it success as well as failure so that Satan does not have any opportunity in our lives. Hindi ba? Kailangan natin ma-handle na nagkalataka. Unang mga challenges, of course, discouragement. Is discouragement introduces a false sense of values and so we prefer to see things of God as God sees them or even realistic in human terms. Tao mo tayo, may pakaramdam, at dumarating sa pagkakataon, we also feel discouraged. Pinanghihinaan din po tayo ng loob, totoo po yan. Ama po, hindi tayo mo, kahit superman, hindi mo malahat yan. At kadalasan po, yung mga discouragement dumarating sa buhay natin ito, minsan o madalas, after that moment of our spiritual victory. May isang pastor nagsabi o nagturo,
ang pinakamalang ito na oras ay after na sa akin, Monday po. Ito ko naman. Kahit ito po yung gagawin ko. Siguro dahil pagod na sa akin ko, no? Ang Monday isan, although ako po, kasi kaya ako sa mga pastor dahil day ko po ng pastor ang Monday. Kaya lang ako po, kaya lumalabas din, kasi may life po ako mawag. Ang Monday. Why? Kasi hindi sa nai-evaluate ko yung nangyari sa ating worship service. Why? Kargado mo ang lahat ng mga problema ng congregation. Lalo-lalo kung may pakakausol, may nagtatanong. Ramdam niya, hindi mo yan pwede iayos sa pastor. Sa ating buhay, hindi ng mga tao, hindi ng mga manakalataya. Marami tayong discouragement. Sometimes, it's dahil dyan nga eh. Natalo niya na yung basbaan eh. Patangin ang mga apostles prophet eh. Pagkatapos ng victory niya, doon pa siya, nagsabi yung gusto ko nang mamatay. Ano tapos na ng victory? Di ba? Isa tayo may ganyan eh. Sa buhay natin. Kaya hindi yung pagkatapos ng victory, relax tayo. Dapat yung momento, sinasagad natin, inaalipo natin yun. Why? Sometimes after the victory, we feel exhausted and drained. Tama? Totoo yan. Why? Bakit si Elijah na-discourage? E bilhin mo labanan mo na patayin mo ng false prophet. Hindi pakipaglaban sa mga false prophet, pati kay Baal. Lahat ng lakas niya, lahat ng inner strength niya, inward resources niya, in-exert niya na ang halang makatay. Sometimes in life sa atin, gano'n din po. After exerting so many things, pagod tayo dahil sinagansagan natin, usually discouragement comes in kapag tayo pagod na pagod na. Ang tanong lang yung kapag-uha natin, sabi ni Pastor Rabi kahapon, ano, yung wala nangyayari yung may pagulang mo. Totoo naman po yan. Sino ba naman hindi mag-discourage? Nagtrabaho pa naman ng hapon at pagdamag, tapos wala man lamang nangyari. So lahat tayo ay vulnerable, susceptible sa discouragement. Pero salamat lang sa Lord. Salamat sa kanyang salita na patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas. Ang sabi ng Bible, do not be discouraged, be courageous, be strong, because the Lord your God is with us. Di ba? Sa panahon na tayo ay pinanghihinaan ng Lord. Pangalawa, binabanggit ko lang kanina yung comparisons. Yes, ito po yung isa sa mga challenges eh. Comparisons. Recognize as clearly as we can our own calling before the Lord and live within that. Kung ano ang gift ng Lord sa inyo, gawin nila naman ko yan. It is most dangerous thing to live. Ito yung delikado. It is most dangerous thing to live inside the calling of another man. That's the most dangerous. Kung hindi naman mo pinapinapagawasan niya ang Diyos at hindi naman pinapagawasan niya ang Diyos, hindi naman pinapagawasan niya, pero pinagawa ko. Kasi, hindi naman po ipinagawin. Kung hindi ipapodig natin, pero pinipilit natin gawin, ikukumpara natin niya sa may pulling. Tama? At malayo ang diferensya. Pansin ninyo, kami dalawa ni Sister Tess, mamaya mag-songin kami parehas. Eh, ikaw ang muling magpakanta, magpa-amin. Iko ba? Eh, pag kinapara ko to, dangerous, makapag-amuan, nag-songin mamaya, imbis na kayo po ay kapagpala at mag-bless, eh, papauwi-uwi, ano ba ako dahil sa 2-9 po ang awin ko. Iko ba? So, gawin lang po natin. Ano po ang inyong regalo ng Diyos sa inyo? Embrace God. May gamit po yan na mabibigay din po ang encouragement at inspirasyon sa maraming tao. Hindi po
pagtuturo lang, pagkasayaw lang. Hindi po. We give honor to our Diyos, sa ating Baba, ang tawag mo. Can you please, please? Hindi ever sa ating pagluto tayo, pagkailitan, napakasarapang ulam, pagkasayaw ng bayan natin. And we honor them for their service to God. Kaya po, lahat tayo, we need to find out what is my gift. Ano pinagawa sa akin ang Diyos? Ano ang pwede ko may contribute? Kapag-alang ang mga isang member natin, papasok na, I'm sure, sa ministry, sabi ko, oh, sister, saan ang wala kang mataang sarili mo sa ministry? Sa trial ko, all that's good. Siyempre, sa ngayon, kung doon yung malalaki ng dalawa niya, pero later on, as we go up, time, lumalaki. Nakikita natin yung mas malalim. Paano po yung pagalingon na pwede natin magbigay. I'm not saying na hindi malalim ang pagalingon ng mga kabataan. Hindi po yun. Diba? Lumalaki na lumalaki. Kaya nga, ako na naniniwala, pag tayo na pero ko ng ministry, fair here, alam ko mo, marami po sa inyo, we will have our ministry very smart then. At sa lahat ng nananais na maglingkod sa Panginoon, base po sa inyong talento, you are very much welcome. In the ministry. Baka po yung mga nagali sa inyong magturo? May mga nagali. Ito ba? Marami. Maraming nagpangangailangan dito. Mas ganun kapasunay pag aming solo building. Kailangan po natin. Amen. Pang-apat, next, disappointment. Totoo, disappointment, a sense of failure can prove disastrous to effective ministry. Disappointment. Ano ba yung disappointment? Diba? Kapag may na-expect na tapos hindi ginawa, you feel disappointed. May inaasahan mo kasi tapos hindi nangyari, you feel disappointed, right? Totoo po yun. Whether sa mga kamilya mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kamarasasama sa church, lahat po yan, general, sa appointment. Pero, hindi tayo accepted yan. All of us are vulnerable to be disappointed. Pero, dumating man ang ganyan sa puso ng buhay natin, dahil minsan pinapain ko na talaga ng Panginoon, para makita natin na meron sa Diyos, na kailan pala hindi tayo disappointed. Pero hindi mo iyadaan ang pastora, disappointed ako, ayoko na po muna mag-serve sa Lord kasi disappointed po ako eh. May ganun ba? Wala akong ganun. Yung pala, disappointed na kasi na-break, na-break na nangiligawan, ay ganun po talaga yun eh. Ibig sabihin, mas mahalaga pa ba ang nangiligawan mo kaya sa Panginoon? So tayo po lahat, hindi ito mag-i-hinder sa atin ang parang mag-i-hinder sa parang ito sa pag-i-hinder at pag-sumod sa ipinapagawa ko sa buhay natin. Next, pressure! Ako, itong pressure. Pressure shows us our capacity and when handled correctly also increases it. Alam niyo, ang totoong Kristiyanong mananampalataya ay nasusuka ang totoong pag-ugali sa gitna ng mga pressure sa buhay. Hello? How do you handle pressure? Si brother na ito, ha, ako, relax lang yan, may pressure. Easy-easy lang yan. Sabi ko, pero hindi ka ba nag-pressure? No? Relax lang lang, easy-easy lang. Hindi ko tuloy alam kung iniisip niya. Kasi pressure na kami lahat, siya na kami din pa rin. Kaya hindi mo tumatanda ang mga brother na ito. Kasi ang brother na hindi ba? Kahit pwede ko dinamuli yan. Looking for this pa rin. Hindi ba? Pero you know, during our gifts and capabilities are punished under pressure. Para sa inyo, pag may pressure, lumalabas ang lahat ng kakayanan mo. Pag may pressure, yung isipan ng hindi nyo ginagamit, nagagamit
Ama, alam niyo, honest to speaking, I would like to confess. Salamat, Imagine my boy. Dati po, mga nakaraan ko, pag-pressure ko ako, mahilig po ako ko. Alam niyo, ako mahilig na hindi ako ng pag-pressure. Lalo-lalo na kapag sa negosyo namin, di ba ang tapos ko? Aawayin ko na ako sa supplier, aawayin ko ako sa ano, ano ba yan? Kung may away mo, meron ka, sabihin na natin, may katwiran, pag pinaglapas sa usgado, panalo ka. Kaya lang, sa mali ka para. Siyempre, tinuturang kayo ng mga mo. E ngayon, pagka-presyo, parayaan mo na. Di ba? Sino na lang? Lalo na kapag gagawin, is bigyan ng our control, that God be God. And truly, God is God. Gumagawa na kita lang sa Lord. Gumagawa na kapahanan. Eh kasi ako prayer mo na naman eh, Lord, ayaw ko na masyado mag-stress. Kasi ang stress option naman natin yan, kung gusto naman mag-stress, o ayaw natin mag-stress eh. O kung may mga stress, minsan talaga beyond our control, what we are going to do. Kasi naisip ko po eh, sabi ko pagka binaredyo ko ganito, sabi ko pangalit ko mabok na 70 years eh. One time, sobrang pressure, wala kang stocks. Alam niyo mo yung laki-laki na ng ulo mo, parang pagkakulong laki, tapos gumagamang na yung klase na, ihihit na makinit na yung mga hanggang dito, gano'n. Ay, sabi ko, parang nagdibig ng panigin ko, parang pagkakulong ko, magpapag-hospital na ako, pagkakulong ko yung mag-aantay, ha-high na, yung nag-aantay na yung ganito mo, yung parang nakos, parang hindi na yung, sabi ko, hindi, nag-pray na ako, yung ulo naman mo. Sabi ko, hindi tama. I realize, yung gusto kong mabuhay, maraming pa kami gagawin sa Diyos. Pag may pressure kayo, of course, isama yan eh. We cannot avoid pressure, tama? And then, ang given mo yan eh. But it's how we handle correctly the pressure. Misa nga, ginagalit pa ako eh. Kung hindi ka magagalit, kung magagalit pa ako, yung mayayari ka. Diba? Eh, relax ka lang tayo. Pero pag nalito lang, masama-sama ka mga analog mo. Dahil, it's unfair, it's unjust. Ang manalangin ako sa Lord, sabihin ko, Lord, diyan na i-control eh. Pangit naman makapag-awil ko ako. Hindi naman makakabuti. Hindi makaka-edify. Alam din ang pastor pa ako, nakaawa. O kahit hindi naman pastor, dapat hindi rin makaaway eh. Tama ko ba? So tayong lahat, during pressure, lumalabas po yan. Pero alam niyo ko, na-exercise na papalos tayo dyan eh. Nababago yung buhay natin. Kayo po, pag-pressure kayo, paano niyo po harapin ang pressure niyo? Nangaaway kayo ng asawa? Nangaaway kayo ng ating bahay? Diba ba? So, mabuti naman natin dito. Pero ito ang lalabas ng ating tao. Next disagreement, yan, disagreement. There are different, alam mo, differences, ideas, opinion, behaviors, lahat yan. Disagreement, in all forms of organization, maybe in our family, we have disagreement ni Brother Bobo. Ang dami namin disagreement pag ikaw ang ugali namin. We have a lot of disagreements, we have a lot of ideas. May ito pa rin opinion. Madalas po yan. Lalo-lalo na, pag-agay sa larangan ng negosyo, mag-iba po ako niya. Kaya kasi sinasabi ko yun, mag-iwala na tayo ng trabaho, balagat ang trabaho mo, kaya buba ka na sa sarili mo kasi, di ba? Pero, may disagreement eh. Pero, one thing I have learned, in the chairs, we have a lot of disagreement, tama ba? Ang CMD nga eh, pagbili ng mga TV eh. Ang dami mga TV pinag-uusapan na dinidiskusyon eh. Ito ba? Sa ating lahat, sa trabaho ninyo, marami tayong disagreement. We have different ideas. Opinion, kaya na natin opinion. Pero isa lang po ang ating dapat maging community namin dito. Dapat ang respeto ay patuloy na mag-prevail sa buhay natin. Respect is important. Regardless
na magkakaiba tayo ng behavior, attitude o mga opinion. Diba? Hindi mawawala dapat ang pag-alang natin sa isa't isa. Ang nila, next, gossip, slander, misunderstanding. Hindi ko tayo mag-grow kapag ang laman lang ng ating mga iglesia o ng ating buhay ay patuloy na mag-gossip lang tayo. Gossip rarely disturbs and certainly cannot destroy our heart and life at peace with God. Alam niyo po, hindi mo kaya alas minsan tayo ay napag-chismisan. Is there any point in your life na pinag-chismisan ko kayo? O pinagsabihan kayo ng kwento, ginawa kayo ng kwento kahit hindi totoo? Diyo ba? Ano ang ginawa niyo? Ginera ninyo? Ginera natin? Pinuntahan natin? Alam niyo, tayo bilang mga mananampalataya, minsan, gagawin talaga tayo ng kwento kahit sa kapitbahay natin. Kahit saan, kahit sa ministry, lahat po niyang gagawin tayo ng kwento. Pero alam niyo, yung mga tao, alam niyo na ang kalagayan nila sa Panginoon. Kahit tayo pagkwentuhan, kahit tayo pagchismisan, kahit gawin tayo ng kung anong mga kwento, hindi manumumag-away ang ating pagsunod sa Panginoon. Dahil na lang natin ang ating kataluan sa harapan ng Diyos. Amen. And it's true. And I'm sure some of you experienced that. Pero may kapayapaan tayo ng Philippians chapter 4 verse 7. The peace of God which transcends all understanding will guard our hearts and your minds in Christ Jesus. Pag-usapan na tayo ng lahat ng kapitbahay natin, gagawin na din kayo. Pag-usapan na po tayo ng lahat ng mga tao dahil pinagpapala kayo. Hanggang alam natin ang katayuan natin sa harapan ng Panginoon, wala ko tayo dapat ipagpahala, ipagpahalala. Amen. Naranasan natin yan. Lahat tayo sinisiraan, totoo yan. At ang pinakamasakit niya, nasiraan ka ng kapwa ang mga nagparatayan. Pero I'm sure wala na po dito na. Tama po, wala na tayo nagsisiraan dito dahil tayo po ay namahal na nagkakaisa sa loob ng Diyos. Totoong masakit. Totoong masakit. Pag sinisiraan ko. Pero wala akong tuwak niya para tayo matumba, para tayo pinagpatuloy sa paglalagay natin dahil alam na natin ang kalagayan natin sa mga nagpapalagay. Last, personal hurts and problems. May kailangan ko ng problema, alam ko kayo nakasaktan ng tuloy. At minsan, kung masaktan ka po nito, pag wala ko kayo mapagsabihan ang problema ko ninyo, at kinikinig ko na namin, yun yung pinakamasakit. Pero, those hurts, those problems, lead us para maging mas malapit sa ating kapangyarihan. Para mag-broken ang ating mga puso at ang ating spirit. Hayaan natin ang mga matinding pagsubok, ang mga matinding pinag-peace sa ating buhay po natin ay kasangkapanin ng Panginoon upang tayo tayo mag-broken sa ating buhay kasi tayo magpag-broken sa ating buhay. Tingnan. Hindi tayo excuse eh. Ako nakasaktan din. Ako yung mga problema din. At minsan, wala kang masabihan ng problema. Wala kang masabihan ng kabigatan. Pero, isa isipin ko rin, matanaman nyo lang sa Lord, tuturong ka ng Panginoon eh. Ipapakatay sa'yo lagi yung mas nataking dahilan sa mga bagay na nangyari sa Lord. Ina-adjust ka ng Lord, ini-express tayo ng Panginoon eh, dahil pinabago yung buhay natin. Amen? At kapag nabago ang buhay natin, pagtatagong kaya tayo ng ating Panginoon. Again, let us all trust of our anxiety to God because He cares for us. Pero, don't get me extreme, don't get me wrong. Ibig sabihin pala, Pastor, wala na pagkasabihin ang problema natin. Hindi naman. Pwede niyong pagsabihan, hindi po mga head, hindi po mga life group leader, kung kinakailangan. Importante po yan. Ako, gusto ko yan. Ganis may napagkasabihan siya, kaya wala kang pagkasabihan eh. Di ba? Lalo-lalo lang kapag ang dami ng humihintay.
Pero again, these are all mga bagay na challenges natin. So last, ano po na? Enemies, challenges, ngayon, ulit, paano natin ma-reach, ma-achieve na maging mabuti? Achieving fruitfulness. Simple lang naman po para ma-achieve natin ang fruitfulness. Upang sa ganun, maging effective tayo ng mga sumusunod sa ating Panginoon. Una, have a clear understanding of faith. Klaro po ito ha, kailangan tayo po ay meron malinaw na maunawa sa ating pananampalataya. Sa anong paraan? Today is our National Bible Sunday. Ginagalang ng ating Republika ng Pilipinas ang halaga ng Biblia. Ang significant ng salita ng Panginoon sa buhay ng lahat ng tao. Ibig sabihin, kailangan din po natin. Hindi naman today, araw-araw, tayo po. We need to develop a habit of seeking and searching God's Word daily and intentionally, not occasionally. Amen? We need to develop the habit of seeking and searching God's Word daily, intentional. Hindi okasyon lang. Naku, may kailangan ako. May kailangan ako, my Lord. May ganito kailangan na hanapin mo sa Bible kaka lumabasa ng Biblia. Hindi po eh. Dapat intentional. Dapat daily, regular, ginagawa ko natin yan. Upang sa ganon, lalo natin makita ang liwanag ng pagkakilala at pagkakalam natin sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, achieving fruitfulness is integrity in the whole life. Integrity is one of our core values. Meron tayong isang salita, and when we speak the word, we should fulfill it. Tama po? We speak, we walk our talk. Kung ano man po ang sasabihin natin, kung ano man po ang ating ipapangaral, kung ano man po ang ating ipinapahayag, kung ano man po ang bagay na ating sinasambit, gawin po natin yun. Let us set a good example because we need to be founded with integrity for values. Di po ba? So, yun po ay para sa ating lahat. May isang salita, palabra ng Lord, ginagawa, we walk our talk. Dahil, ang sabi ng 1 John chapter 3, verse 21-22, dear friends, our hearts do not condemn us. We have confidence before God. Baka may nasabi tayo, may naipangako tayo, may naipangaral tayo, pero kinukondem tayo niya, kinukonsensya tayo, dahil ang sinasabi natin, hindi natin ginagawa. Nangangaral tayo ng salita ng Diyos, pero hindi natin ginagawa. Di po ba? So, pangatlo, discipline of time and life. Pasensyahan na po ako. Late na naman tayo ang start eh, no? Discipline of time and life. Alam nyo, I don't know how do you discipline your life in your time. In this busy world, how do you manage your time? Mahalaga po ang management ng time. Why? Ito po ay isang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Most people waste a tremendous amount of time and energy simply because they did not acknowledge or exercise that it is stewardship of what God has entrusted upon them. Tandaan niyo po ang oras. Sinusubat ang pagiging good steward natin, hindi lamang sa larangan ng pananalapit, hindi lamang sa larangan ng ating talento, pero ang time po natin ay bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na kailangan din natin gamitin ng tama. Even our life. Kaya nga po, ang dami ko po reminder sa atin na bilang pastor, siyempre,
Tagot din po ako para sa bawat isa. Tayo na lang, ang pamilya tayo eh, na ma-overuse ang time para ma-sacrifice ang ating relasyon at ang purpose sa buhay natin lang para sa pamilya. Hindi ko ba? Huwag mo na, hindi mo lahat ang bagay at opportunity kukuhanin natin to the point na may maganda sa sakuti tayo mga bagay na minsan yung inasasakripisyo po natin ay mas mahalaga pa lang kaysa nabigyan natin ng panahon. Hindi mo tayo explain, pero tayo ang lahat kasi sabi ko po, yung devotion natin, yung personal prayer natin, yung ating relationship sa Panginoon, huwag po natin mababayaan yan. Huwag po natin nakayang palagpas na isang araw na hindi mo tayo makaloob sa Panginoon sa panalangin, nakapagbasa ng salita ng Biblia. Nakimiss natin. Every time we miss God's Word in our lives, we miss every opportunity na galing sa Panginoon. Hindi yung opportunity binibigay ng mundo, but the opportunity na binibigay ng ating Diyos. Di mo ba? Kaya po, ilan mo kayo mga huwag mo tayo maging alipin ng oras. Hello? Do not let that time maging alipin tayo ng oras. Hahabol-habolin po natin yan ang oras lagi. Uubusin po tayo ng oras. Aalipinin po tayo ng oras. And time will come, mapapagod tayo, ma-exhaust tayo, ma-burn out po tayo. Pagdating ng panahon, panghihinaan tayo ng pananampalataya natin. At sasabihin natin, bakit ganito nangyayari sa buhay? Ito ba? Do not be a slaves of time and method mentality. Instead, tayo po yung binigyan ng Diyos ng authority over this. Kaya ay gamitin natin ang ating panahon, ang ating buhay ng tama ang maso. And I'm sure, when we do and when we use our time correctly in accordance to the will of God, you will enjoy. We will enjoy the life na binigay sa amin ng Panginoon. Minsan ako nagunungalit. Ito naman ay paalala, pamilya tayo. Yung mga life group leaders, hindi na ako life group. Pero minsan, nakakapag-uli, nakakapag-punta sa mga iba't-ibang lugar. Pero hindi na nakakapag-life group. Hindi na nakakapag-evangelize. Hindi naman po ako disagree sa pagpunta ng mall, pagpunta ng pag-relax sa Panginoon. Okay po yan. Kailangan natin yan. Kailangan ko rin po yan eh. Pero po, balansin po natin. Kasi pasinin nyo ah, ako, my greatest joy, pasinin po. Kahit gawin mo yung pinaka-luxurious way of life, pero na lang mag-miss na isang bagay na alam mo na napakalagay mo. Para hindi kaya na itatapag. Para hindi kaya na i-balance, ipangtapag doon sa itong purpose ng buhay mo. Iba na lang ito po sa inyo. Apat-araw yata kami na buhay mo. Wala na ito ako. As normal, as possible, normal. Yes, wala na spectacular. Wala ka makabroadcast. Basta, isa-isa-isa. Pero, yung makapag-barrel study ka, makapag-live group ka, makapag-pakasada ka ang family mo, na inasakripisyo mong ibang bagay, it's so fulfilling. Tama ko ba? So fulfilling. Lalo-lalo na timing yung po contact person mo, yung landlord mo, may matinding problema. Ipinag-pray mo, hindi pa lang mo ka doon, nakapag-ministeryo ka, hindi ko sanay ko. Yan eh. Di mo ba? At hindi mo kayang kapatahan ang mga bagay sa mga dito. The joy na ibinibigay ng pag-delinkod
sa Panginoon ay kaya hindi ka matapos. Hindi kaya ka matapos. Hindi kaya ka matapos ng patuloy na tao. Off the record na namin po ang masagot ko. Kahit wala akong lagi. Kahit wala ka lamas. Hindi naman nagpigil sa atin para makikot sa Panginoon. Akala siguro nyo ba napakalaman ng suwendo ng presidente? Hindi ka magsisisi kung magpapalit sa Panginoon. Kasi hindi ka tapatan sa lahat ng magpapalit sa Panginoon. So, fulfilling to serve God. Regardless kung anong posisyon, hindi lang na pastor. Even simple, life will be there. So fulfilling. Why? Pero yung pinagkatumalaan ka na sa pamilya, makakalagaan mo. Eh di pastor ka na, no? Di ba ba? Yung pagkatumalaan ka, ang tawa sa mga nag-aalaga ng tumba. Pastor, sinabi ka, kailangan ko sa daang tumba para maging pastor. Isang tumba, dalawang tumba, ang tawa doon. Shepherd! Pag kinonvert mo yan, pastor! Kaya nga tawa sa mga lion leader, and leader pastor. Because you are taking care of others' lives. At napakahalaga ng pagsasarap sa pakinggan ng alaga ng buhay ng ibang tao. Last, totoong last na to. Spiritual goal and their fulfillment. We need to set goals for our lives. Siyempre, yung gusto natin, imagine natin, ang gusto lang natin, pa-imagine natin eh, yung goal mo, ano gusto mo ang goal? Sabi na isang kapatid natin, later on, gusto niya maganda rin. Kung that's not a blessing. Whatever the desires of our heart, God will grant it. Eh, yun ang tinitigong ng puso mo eh. Marami ka para kanan sa Lord, at dapat kita niya, para kanan ng Diyos. Paano kami lalagyan ang sarili natin? In a full-time sermon. Hindi naman nagbabayaan ang Panginoon. Hindi mo magbabayaan ang Diyos. Ako, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil, while doing pastoring, I'm also doing our business. Pero hindi pinabayaan ang Diyos ang negosyo namin. Dahil, alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Huwag tayong makakba, huwag tayong mag-alala, dahil lahat yan, alam ng Diyos, kontrolado ng Diyos, alam ng ating Panginoon, hanggang tayo ay nabibigay ng kaluguran, ng kagalakan sa puso ng Panginoon. At yung goal natin, what is our spiritual goal? Ano ang fulfillment natin? Sa buhay ng ating lahat. Sabi ni Pablo, in Philippians chapter 3 verse 12, not praise Jesus.
inspired dahil lahat po tayo po pinag-usulikap natin, no? Sa biyaya ng Panginoon, ang ating tanggal nila talaga ay papalapit sa Panginoon, lumalim sa Diyos, at pakapagpigol ng tama, mabuti, at kalimutin sa Panginoon. At sa ganung bagay, ito po'y daan para lahat tayo ang malimang lumalim. Hindi tayo ginawag para maging mansog, hindi tayo ginawag para maging stagnant. Ginawag tayo ng Diyos para tayo po ay maging mabunga na mananatili. Bunga ng Banal na Espiritu na mapamanifest ng buhay natin. Bunga ng mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at ministeryo pinagkatiwala sa atin ay magagawa pa lang natin para sa awa natin. So we go our prayers. Thank you, Lord. As we are one in the Spirit of prayer, tumapit tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, for your bless your name.
patuloy mong pagtitiin sa aming puso, sa aming isipan. Habang hindi ka naman pinapagkatapos,